Magandang hapon po sa inyong lahat, lahat na aking mga kaibigan, tagapanood na aking YouTube channel, ang si Otida Agri TV. Ngayon po ay narito tayo sa aking tanim na okra. Ito po ang sinasabi ko sa inyo noon na transplanted. Sa kanang bahagi naman, mayroong mga puste. Ito po ang ating ampalaya. So ngayon po ay iba naman ang gagawin natin. Kukuha tayo ng bunga ng okra at tapos lulutuin natin. So ipaluluto ko sa aking may bahay kung paano niya. Napakainam pala itong reciping ito. So yung okra natin halos wala pang bunga, pero mayroon ng konti. So hanap tayo at saka dadalhin natin doon sa bahay at doon natin lulutuin. So ito mayroon na. So itong lalabas pang bulaklak bukas. So napakadali pala itong tanim nating okra. At saka ito. So mayroon ng konti. So dadagdag sa tayo. So madalang pa, no? Madalang pa kasi batang-bata pa itong okra natin. So para sa aking tagapanood, mas mainam na magtanim kayo ng okra. Kasi yung okra araw-araw tayo nag-harvest, no? Araw-araw tayo nag-harvest at araw-araw din tayo makapira. So madalang pa bunga. So, mayroon na. So mainam pala itong okra. Magbibigay lusog ito ng ating katawan. Pampalakas ng immune system natin para huwag tayong mahawa sa napakausong karamdaman ngayon. So ito, malapit tayo sa ampalaya natin. So mayroon ng mga bunga. Ang palaya natin, nakapira na tayo ng konti kahapon. So ito, mayroon na tayong na-harvest na konti. So punta tayo sa bahay at saka doon natin lulutuin. Okay, narito na po tayo sa ating bahay. So magluluto na po tayo ng maganda, masarap na recipe. Ang gagawin po natin ay main ingredient, okra. Gagawa tayo ng lumpia okra, no? Ang ano natin, so ang may bahay ko na po ang bahala mag-demo dito. So yung gagawin niya ay mainam po ito, ininegosyo natin, ibinta natin sa ating mga kapitbahay, lalo na pag may sarili kayong tanim na okra. Okay, my wife, take it away. Ngayon gagawa tayo ng lumpia, okrang lumpia. Ganito lang ang gagawin natin. Hotdog, tapos okra, tapos cheese. Yan lang, maliliit. Tapos i-wrap natin. Madali lang to. Kung gusto nyo gawin yung livelihood para dagdag income, ganyan lang. Tapos pagkatapos nyan, i-ano natin, deep fry. Ganito lang ang gagawin. Yan muna tayong nagawa kanyang dalawa. Pinagdagan lang natin. Masarap to. Pag matikman nyo, kung hindi pa kayo nakapagsagawa ng lumpia na okra. Try nyo sa bahay nyo pag nagluluto kayo para matikman nyo ang lumpia na okra.
Kung dahan-dahan lang ang apoy kasi madali itong masunog. Hindi pa bigla-bigla. Pwede ninyong ibenta ito online, no? Para magkaroon ng maraming order. Saka i-deliver na lang natin. Kasi sa panahong ito, usong-uso na ang delivery, no? Yung iba naman, baka sa susunod, nagawa naman tayo ng iba. Gawa tayo ng kampalaya, talong, mayroon naman tayo diyan. So, yung i-demo natin, yung hindi common, no? Kasi meron namang common na pagugulay. Itong i-demo natin ay yung mainam sa negosyo. So, pwedeng gagawa tayo ng relienong ampalaya, no? Masarap yun. So, hindi yun common, no? Yung relienong ampalaya. Bukaha, yung mga inihaw. Oh, masarap yung inihaw. Oh, inihaw na talong at saka turutang talong. Pwede yun. So, marami tayong magagawa. So, makaginansya tayo pag sarili natin tanim mga ating re-recipehin. Okay, okay na. Luto na ito. Meron na tayong pang-ulam. Wow! Sunod naman. Masarap yun. Pwede mag-order na kayo sa amin. Gagawa naman tayo ng tortang okra. Anong ito lang, itlog. Itlog. Anong uri ng itlog? Chap-chapin lang ng ano? Chap-chapin lang to ng maninipis. Ganito lang. Ayan. Tapos, lagyan ng itlog. Itlog. Yung itlog ng ating native chicken to. Itlog ng native chicken. Tapos, konting asin. Kunti lang. Kasi para hindi aalat. Tapos harina. Unti lang din. Depende sa dami ng lulutuin. Ito lang. Tapos ihalo lang ng mabuti. Pag nahalo na ng mabuti, okay na to. Deep fry na naman. Yun lang. Para nasang magdikit-dikit na. Okay na to. Pinasa. Thank you.
medyo nag-brown, ano na siya, nag-brown na, luto na. Kadalasan kasi sa okra, ano lang, pakuluan lang ng tubig, tapos luto na, maglagay lang ng sauce. Yun kadalasan pangluto ng okra. Maganda kasi itong okra. Kung mga anak nyo ayaw kumain ng okra, pag ganito, torta at saka lumpia, kumakain na sila. Pag lap, ano lang ang okra, pinakuluan lang, ayaw, may marami mga bata na ayaw nila kasi madulas daw. Pag ganito, mawala yung dulas at saka sasarap na ang okra. Na po, luto ng okra natin, long tortang okra. Tapos lagyan natin ng ketchup para lalong sasarap. Wow, ayos na. Ganyan lang. So susunod natin gagawin ay tikman natin yung ano, lumpia na okra. Itikman natin. Akong titikim at saka sasabihin ko sa inyo kung gaano kasarap. Pag talagang masarap ay magtatanim kayo ng okra at saka pag namunga na, magluluto kayo at magninegosyo kayo. Ang sarap pala. Tikman natin yung okra. Okra buong buo talaga. Talaga. Masarap talaga. Yung isa naman, yung okra na torta. Huh? Tortang okra na may ketchup. Higit na masarap. So ito, talagang masarap talagang okra. Depende yan sa mga recipe natin. So itong dalawang recipe ay pwede-pwede tayong magninegosyo. So sana po ay nakapagbigay kami sa inyo ng kunting kaalaman na paano tayo mabuhay na talagang masaya. Ang bawas stress at naka-happy tayo kung kakain tayo ng mga organikong pagkain. So siguro ang susunod na mang lulutuin namin ay itong maruya na saging. So sa susunod na lang po natin ito, no, mayroon tayong saging kasi nagtatanim tayo ng saging. So yung paborito ng ating presidente na maruyang saging ay narito na po sa amin. So hanggang dyan lang po at maraming salamat sa inyong pagpanood. Magandang araw po sa inyong lahat.